frozen shoulder. Kanina po kasi nag-take ako ng nag-MTR muna ako nag-train kasi mali-late na ako so kailangan exacto 1:30 ando na ako sa hospital. Kaya ang ginawa ko, nag-train ako going to Concert Bay and then from Concert Bay going to hospital at ako nag-bus. So malapit lang ako, hindi ako mali-late. So dito ako ngayon sa bus. Kanina hindi na ako nakapag-video nung ako yung nandun sa train kasi grabe, hinahabol ko yung oras. Kaya yan, papakita ko sa inyo yung aking pangalawang second session ng aking frozen shoulder. Ang frozen shoulder kasi napaka isang sakit na especially pag nagkakaedad na tayo at the age of 40s, yung joint natin sa ating arms, yun, minsan yan ang cause ng frozen shoulder, yung sobrang magbubuhat ng lubigan. Kaya ayun, bilang isang domestic worker, yung OFW tayo, wala tayong inaatras ang trabaho, kaya yun, ito yung result na ng ating sobrang kasipagan. Sinasabi sila na yung roof gagamitin ko ata. Pero nagagamitin para babatak-batakin ko siya. Hindi ko alam kung malaman ko niya. Papakita ko sa inyo kung ano yung mga latest na mga gagawin sa akin doon sa business. So, yan lang po. Maraming salamat sa inyo. Abangan niyo po mamaya. See you later. Therapy ito sa ano, itong side na to, dito ako tinitherapy. Ito maraming mga matanda. Hindi mga makalakad, tutulungan nila makalakad. Ayan, hindi ako pwede maglakas ng boses kasi bawal kasi patago lang yung pagkukuha ko ng ano. Guys, start na ng pag-ano. Before yung last na session ko is 14 na yun. Pero ngayon ginawa na nilang 18. Tapos na taas. Ayan tayo guys. Bali, ano siya? Bali 20 minutes. Ang sinisip-sip niya para nakukuryente yung arms ko. Malaking bagay po kasi itong pag-therapy na ganito. Kasi kung pumunta ka sa mga private na hospital, napakamahal po kasi dito. Ang kagandahan lang dito sa Hong Kong, kapag meron kang ID, Hong Kong ID, wala pong masyadong babayaran. Bali yung registration fee lang yung iyong babayaran. Ginhawa sa kamay. Ito ako ng unang. Patong ko yung kamay ko. Kailangan nakapatong yung kamay. And then guys, ito na naman tayo. Sana maging maayos na ako pagkatapos ng session ko dito. Ito ah. 4 minutes lang.
Titingnan ko may pagbabago. Ibang machine. Ayan siya. Hello guys. Ito patatapos lang ng aking therapy. Pauwi na tayo. So papunta naman ako ngayon sa Pasca. Saan malapit lang naman siya dito. Malapit lang dito yung bus stop. So, ito na yung aking second session. Sana may pagbabago na. Kasi, ang hirap po pag minsan talagang pag ganito o yung pakiramdam mo, halos pati bra mo, hirap mong tanggalin. Talagang masakit. Pero, sabi nga yan, eh, kakambal na daw yan kapag nagkakaedad ang tao. So, ayan. Yeah, ito guys. Pauwi na naman tayo. Hindi kasi pwedeng magpahinga. Alam mo na. Kapag kasi tayo ay domestic helper, talagang kahit na may nararamdaman, hindi ka pwedeng mag sasabihin mo na paska muna sa gawain. Talagang kailangan mong gawin. Dahil walang ibang kikilos. Yun. So guys, sasakay na tayo dito sa bus na ito. Mainit. Mainit guys. Ito yung Hong Kong Stadium. Minsan dito yung pagkapag may mga dito. May mga grande merong mga ano ang El Shaddai, ganon. Yun. Hanggang. Bayad muna tayo. Tayo sa taas. Papakita ko sa inyo yung mga ibang tanawin dito. Unahan. Okay lang tayong maarawan. Ayan, dito ako sa unahan. Ay, naku. Pagod. Ang ganda-ganda rito, guys. Tinignan nyo. Ayan, oh. Ganda ng ang super linis, di ba? Ayan, oh. Ito naman yung Hong Kong Stadium. Super linis siya. Itong lugar na to, nasasakupan ng Kosovo. Hindi na ako nakaramdam ng gutom. Kasi kanina, wala na akong time kumain. Kasi, sobrang busy. Ayan yun. Mamaya pagdating ko sa bahay, saka ako kakain ng maayos. Yeah.